Hi guys, magandang araw sa inyo lahat at welcome back ulit sa YouTube channel. So ngayon guys, dito tayo sa isang kliyente na kung saan si client is magpapa-wiring installation sa bahay. So ngayon guys, tutukan nyo itong wiring installation na to kasi dito guys, bibigyan ko kayo guys ng maraming tips sa pagpa-wiring installation. So ang mangyayari guys dito is general wiring installation. So subaybayin nyo guys yung mga gagawin ko, yung mga technique para sa ating installation din sa bahay na to. So ngayon ay papakita ko sa inyo yung bahay ng ating wiring yan. Okay. So guys, andito tayo, papasok tayo sa bahay. Yan. So ito yung pinaka main bahay na wiring natin. So itong bahay na to is sabi ni client is pag gagawin daw karinderya yung restaurant style, mga short order. So pasok tayo guys sa loob. So ito yung loob niya. Yan. So yan. So hindi pa lang daw ayos eh. So ang mangyayari is wala pa siyang wiring talaga rito. So ngayon tayo magwa-wiring ito. So mamaya i-update ko kayo kung saan nakalagay yung mga ilaw natin, tsaka yung mga submeter natin, tsaka mga breaker. Okay, so ito yung ating mismong wiring yan. Okay, so now proceed muna tayo sa ibaba. So ang unang gagawin natin is kakabitan muna natin ang service entrance para di tayo mamroblema. Okay, so now meron nandito tayo sa baba. So na ito na yung PVC natin tsaka yung ating butane gas para mabilis natin na mabaluktot yung ating tubo. So now is papakita ko sa inyo kung paano magkabit ng service entrance sa labas tsaka magbend ng tubo, yung proper bending. Okay, so hintay nyo lang, wait lang. So now guys, ang kailangan natin is mag gloves muna tayo kasi mainit yung gagawin natin eh. So ito yung basahan po natin. Okay na ho ito. So ngayon i-bend na natin yung tubo mga 4 feet na mahaba. So ito guys yung ating dito yung kakabit yung ating service entrance yan sa gitna na yan. So sinukata ko na siya. Sis 100 isang metro. Okay? So now is babaluktutin muna natin yung PVC. So last meeting guys is naitapit ko na ito, ipagbabaluktot na ating PVC. So now baluktutin muna natin yung dulo. So pagkabit guys ng butane gas, makikita ito yung ating butane gas, ito yung ating torch para mag-init. Yan, okay. Now, kainitan na natin yung tubo. So hintayin nyo lang guys, kailangan na mainit na yung ating tubo. So kailangan mabilis yung kamay mo kasi kapag na-stack up yung apoy is masusunog yung ating PVC. Kailangan is mabilis yung kamay natin pagpapaluktot ng ating tubo. So okay, ganyan lang siya. Okay siya, bumindi na siya. So okay na. So now okay na siya. So ngayon babaluktotin natin. So yan. Kailangan i-ayon natin kasi kapag binigla natin yung ating pagpaluktot is nayuyuping gitna, kailangan is dahan-dahan lang. So kailangan susuporta natin yung gitna. Yan. Yan, so pag okay na siya guys, pagpantay na tsaka natin papasahin ang basahan. Yan, medyo may din dito guys sa gitna para hindi siya mayupi, para pulido yung ating pagkabaluktot ng ating tubo. So now okay na siya. Yan. Ganyan lang siya pagbalok ko. So easy lang yung pera ko sa sarili nyo. Yan, so okay na siya na. So now guys, ito yung ating service entrance. So 3-4 siya. So ayan, yung ating pagkabaluktot pagpapainit. So naka-ayon lang, pulido yung ating pagkabaluktot. Ayan, okay siya. Tapos ito yung ating dulo. Yan. So ito yung bending natin. Yan. Okay, 45 degree lang siya guys. Okay na. Now, ang gagawin natin guys is susuksukan na natin ng wire para mabilis. So ngayon guys is ikakabit na natin yung ating service entrance dito sa ating so ito yung ating male adapter tsaka yung ating entrance cap. So ang gagawin natin guys, yung male adapter natin ilalagay muna natin dito sa ating dulo, sa ating PVC, and then lalagyan natin siya ng Neltex. Ito guys yung ating Neltex. So si Neltex guys, siya yung magpipit dito sa ating PVC or magdidikit sa ating male adapter para hindi siya makalas once na inalan natin.
nilagyan natin yung entrance cap. So gagawin lang natin isa, kumuha lang tayo ng papel. So yan, gagawin lang natin is lagyan lang natin ng Nel-Tex itong natin. Yan. So ayan, napakadali lang guys, lagyan nyo lang sya ng Nel-Tex. Yan, pagkalagyan natin yan, okay na sya, no? Tapos lagyan natin sya rito. Yan, stop. So ang gawin lang natin is enjoy lang natin sya ng mga ilang minuto kasi mabilis lang naman sya tumigas. Para kasi ang purpose kasi guys ito paglagay ng Nel-Tex is hindi pasukin ng tubig yung ating entrance cap. Okay, so enjoy lang natin sya tumigas. Okay, and then guys, ito yung ating wire na gagamitin natin. Yan, yung sukat guys ng wire natin is 8.0, so number 8. So gagamitin dyan sa entrada kasi yung ating breaker is 30 ampere lang, pero mas maganda guys is medyo malaki na yung wire natin para sigurado tayo na iwas sunog. Okay, so now ang gagawin natin is ipapasok natin dito sa ating tubo yung ating wire. So ang unang gawin natin is marking hands muna natin kasi yung ating wire is isa lang ang kulay. So lalagyan natin siya ng marking standa. So lagyan natin siya ng tape dito. Yan, okay na. And then yung kanyang dulo din, dulo nito. So so ito yung dulo guys. So yan, itipa natin yung dulo. Yan guys, may tape na. So and then ang gagawin natin is ipasok na natin yung wire sa ating PVC. Okay, ito. So ipasok natin sya dito. Yan, basic lang, nakakadali lang ipasok. Hila ka. Yan, pasok lang sya. Yan. So ating haba guys dito sa ating entrada, sa ating entrance cap kagaya dito is ang ating haba guys ng ating entrada dito sa labas pag ating entrance cap, yung wire dito is 1 meter yung pinakang standard niya kasi yun yung nakalagay sa Philippine Electrical Code, yung standard niya is 1 meter. Okay, so now ang gawin natin is ilagay na natin yung ating entrance cap. So pag yung entrance cap is tanggalin muna natin ating screw. Yan. So mabilis lang siya, ganyan. Tanggalin lang natin siya. Tanggal na siya, guys. So yung entrance cap natin, so ipasok na muna dito sa loob para maikot na natin yung thread. Yan. Dito. Diyan natin, putukan natin. So now guys, butasan natin yung ating ito, yung paglulusot ng wire sa ating entrance cap dito. So ngayon butasin natin ng dalawa para dito sa ating line 1 at line 2. Okay, so pagbutas madali lang, ganyan lang sya, oh. So malambot lang sya, tasin hindi katulad ng ibang entrance cap is malutong. So goma lang, parang style goma lang, mabilis lang sya butasin. So ayan, so apakadali lang, basic na basic lang. So after nyan, please ilagay na natin dito yung ating wire sa loob. Now, alagay natin dito. And then, yung wire, ipasok na natin. Okay? So, ito yung ating pagpasok. So, yung pasok is napakabilis lang. Ilagay lang natin sya, oh. Pasok, ganyan. So, then guys, pagpasok nyan, tapos ilusot natin dito. Ating, so ganyan lang guys pagpasok, napaka basic lang, napaka tuloy. So medyo matigas sya kasi malaki yung ating wire, eh. Okay, so ayan, napaka basic lang. Ayan, okay, ganyan na. So okay na sya, naipasok na natin. And then lagyan natin yung ating cover. Okay, so lagyan lang ang cover, ganyan lang. So ipitan ulit natin yung ating screw dito sa ating entrance cap.
Ano lang ka simple paglalagay natin ng wire sa atin na PVC pagkakasan ng atin ng entrada sa labas. Okay. So ayan, mga 1 meter yung haba niya. So gagawin natin dito sa wire na to is papaikot natin sa tubo para mas maganda siyang tingnan. Okay. So sa pagpapaikot lang dito guys sa ating tubo, napakasimple lang. Ganito lang siya, yan. Yung tubo, ganyan. Paikutin natin. Yan, napakasimple lang. So guys, ganyan lang kasi implication pagkasa namin entrada kasi kaya ako ginaya, pinaikutan sa tubo kasi once na kinabitan na siya ng line 1, line 2 is kapag nababalik siya, magbabounce lang yung kanyang wire, nagagayon ganyan lang. So hindi siya agad-agad basta-basta may higit o yung may higit yung wire dito na pinasok sa tubo. So yan yung purpose guys, kaya pinaikot sa tubo, okay? So, ayun lang siya. So, ito yung ating, yan. Tapos, yan. So, mamaya, susuplayan natin itong bahay. Okay? So, ngayon guys, naikas ako na yung ating service entrance. Yan. Ayan, yung service entrance natin. So pasok tayo sa loob, tatap na natin sa ating electric meter tsaka sa ating breaker. So now, dito tayo sa loob. So kakabit na natin yung ating service entrance sa ating electric meter. Okay? So relax lang kayo. So now guys, ito yung ating electric meter, yan. So sobrang init dito sa loob. So ito yung ating line 1, line 2 galing service entrance sa labas yung kinasaw kanina. So ito yung ating electric meter. Dito natin itatap yung ating breaker. So sa pagtap ng electric meter guys, so meron akong diagram dito. So sabi ko nga sa inyo, ayan. Yung ating input, kung mapansin nyo, nandito. Tapos nandito yung line output natin sa kabila. So ito yung ating neutral, dito nakatap sa gitna ng ating meter. So input natin ito, so na ito siya. So yung output natin, line output dito, dito naman sa kabila, okay? Ito yung ating main, yung main dito, ito yung ating output. So yung line 1 natin, line input natin dito tsaka line output. Tapos ito yung ating neutral, okay? So huwag kayong malilito. So okay, ngayon itatap na natin, okay? Dito sa ating electric meter, so meron siyang continuity. So ititest natin. So mapapansin niyo, yung terminal dalawa rito, yung yan, so neutral siya. So ibig dapat is meron siyang continuity dito sa ating electric meter. So kukuhain natin, guys. So i-range lang natin sa ating multi-tester, sa ating continuity or times 10 or times 100. Okay, so ayan, pumapalo yung ating electric meter. So now kukuha natin yung continuity nitong electric meter. Dito, ito yung ating line input, tsaka ito yung line output, sa kailangan papalo siya. Tingnan nyo ha. So, ayan, pumapalo siya. So, ayan. Ayan. Pumapalo, tapos ito pumapalo rin. Okay. No, pumapalo siya. So, good. Okay yung ating tester. So, ito yung ating neutral. Okay. Ayan, sa gitna. Tapos ito yung ating neutral din continuity. So ayan, magkasama siya. So ibig sabihin guys, yung ating line side, yung ating input dito, dito yung ating output dito. Okay? So kayo malilito ngayon, itatap ko na. Okay. So, so ayan. Ito yung wire kasi sayang kung puputulin. Okay, so ganito. Okay, so now balta natin. Yan. So guys, ito yung ating line 1, itong may tape yan.
may ito yung ating line 1, itong may tip yan. Ayan ako, tapos itong ating line 2. So, yung line 1 natin is, itatap natin dito, dyan, sa ating line side. Ayan, base rito, ito yung input natin, o line input. Okay, ito yung line output natin. So, dito siya, okay. So, logan lang natin siya. Okay. So, now, ipapasok natin. Okay. Yan. So, naipasok natin ating line 1. So, now, ipito natin yung sasat sa ating electric meter. Yan. So, ipitan nyo. Yan. So, okay na siya. Dahil mahigpit di mahugot yung ating wire. So, okay na siya guys, no? Ayan. So, na-intop natin guys yung ating line 1. So, ito yung line 1 yung may tape dito sa ating input side. So, ito yung line 2. Ito sa input side. So, ngayon, tatap naman natin is yung ating output naman, line output, papunta sa ating breaker. So, ayan yung ating diagram. O, input, tsaka neutral. Line input, tsaka neutral na. So, na-intop natin guys. So, next natin yung sa output naman na supply. Okay? Okay? Sa pagkabit guys ng breaker is madali lang. So, mayroon dito markings siya, makikita niyan. So, ito is yan, yung butas na ilulusot natin dito. So, ganyan lang siya. Tapa basic. Then so now, naikabit ko na yung ating breaker. Ito yung ating breaker. So, naipix ko na siya. Kung mapapansin nyo guys, meron ako ng jumper dito kasi itong breaker na to is gagawin natin dalawa. I-separate natin yung ilaw at yung para sa outlet, okay? So, ngayon, itatap na natin dito sa ating electric meter. Okay, so wait lang ha. So ngayon guys, ay kakabit na natin yung ating linya para sa ating output. Okay? So, ang unang kakabit natin dito guys, yung ating neutral. So, ito yung ating neutral. Yan. Ito yung ating neutral dito. So, ikabit natin dito sa terminal na to. Tsaka yung ating line output dito. Okay? So, dito gatin ka guys, katabit yung ating line. Okay? So, wait nyo lang. Tatap ko lang. So, ngayon guys, ay naikabit ko na yung ating para sa ating output. So, ito yung ating neutral. So, ito siya. So, yung ating input na out, yung ating line output, itong may tape na diretso sa ating breaker. Okay? So, now is lalagyan natin siya ng cover. Kukoveran natin itong ilaw. So, ngayon guys, sinetap ko yung ilaw. Ayan. So, may design itong restaurant na to. So, mababasin nyo ito. So, ito yung kanyang design. Yung mga ilaw natin. So, isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6. So, 6 na ganito. So, ayan guys. Oh. So, ngayon guys, in-layout ko na muna siya para mamaya iswa-wiringan na lang natin. Okay? So, now, ngayon, yung ating mga switches, is binabaan ko na ng mga wire. So, ito. So, mamaya, papakita ko sa inyo kung paano mag-splicing at saka pagkakabit ng ating mga switch. So, ayan. So, ayan. So, yung ating position ng ating mga junction box, nandito sa taas. So, na ito siya. So, ayan. So, ayan guys, yung position din. So, ayan guys. So, mamaya is mag-splicing na tayo. So, ito yung isang junction box natin. Yan guys, ay kung mapansin nyo, yan ay
sa mga ilaw yan guys, sa mga ilaw. So ito yung ating ilaw dyan sa ating kwarto. So ayan, tinabangan ko na siya papunta ito pababa. So ayun yung ating breaker, ayan. So ayun yung ating linya. So papunta rin lahat sa ating junction box. So mamaya is mag-splicing na tayo. So ipapakita ko sa inyo kung paano mag-splicing. Lahat ng nandito guys is puro sa ilaw to. Okay, lahat ay nasa ilaw na yan. So ayan, baba tayo. So ayan, so ito yung kanyang ano. Ayan. Okay, so mamaya guys, kakain muna ako. Tawin gugutom na eh, di ba magbe-break time oh. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano mag-wiring yan. Okay. Now guys, andito tayo sa labas ngayon. So yung ilaw sa labas guys is na-wiringan ko na siya. So naito na siya. Ayan, ito yung ilaw natin sa labas. Tsaka ito yung mga splicing natin. So hindi ko na sa inyo pinakita kasi matatagal lang masyado tayo eh. Kasi bayo ang aking video. So anong nangyari guys, yung ano, may wiring na siya rito. Itong ilaw dito, yan, may wiring na. Ayos na yan, direkta yan guys dito sa ating switch, okay. So now may ilaw para sa labas. So ayun yung ilaw sa labas guys. So control siya ng switch sa loob, okay. So now is pipix na natin siya, okay. So ngayon guys, explicing muna tayo ng mga switch ngayon, okay. So itong switch nito guys is para dito sa ating loob. So ayun yung ilaw natin. So ayan guys, yung ilaw na yan is control itong switch nito sa labas. Okay, so now is at splicing ko muna siya. Okay, so panoorin niyo na lang muna kung paano mag-splice. So okay. So now ito yung ating switch. So ayan. Tuloy na lang muna natin. So pansin niyo mayroon ang tanda rito. So ito yung tape na to, yung ito guys yung ating line 1, okay? So ang well guys, na nakalabas ito sa ating junction box, isang standard niya, isang tangkal. Okay, so tangkalin natin. So ayan. So tangkal natin, isputulin na natin. So talas ng gunting ko no. So itong gunting guys ang gagamit ko pang splice. Tama, talas. Yeah. So ganda siyang gamitin, matalas. So napaka easy lang niya balitan, talupan. Yan lang siya. So ayun guys, nabalitan ko na siya. So ngayon, kapit na natin yung ating switch. So ito yung ating switch, single lang siya. So ayan. So ayan, so ito yung ating switch guys, single switch. So yung line mo natin guys, kung mapapansin nyo, itong markings, yan. So dito guys, nakatap yung ating return ng ilaw, okay? So on line 1, dito. So ibig sabihin, dito siya nakatap. Dito siya nakatap. Okay, so ngayon, tap na natin. So pag tap lang, napaka-easy lang. Ganyan lang, suksok mo lang siya. So yun, sumunog na, okay na. So, yan, okay na siya. Okay. So, pag kayo mag-splice guys, so, alagay yung gagawin is, tingnan yung likod. So dapat guys, yung ating, wire is wala siyang nakalabas dito na tanso. Laging nakalubog yung kanyang ano, balot para mas maganda siya tingnan at iwas grounded na rin, okay? So, next ko na yung ating switch. So, sa pag-fix lang, napakadali lang. Ganyan lang, oh. So, napaka-basic. So, ayan. So gamitin natin ang screw. Then bagay natin itong ating cover. So ayan. So kung mapansin nyo, o ayan. Ganda sa tingnan. Okay. So now guys, proceed naman tayo ito sa ating sa switch, sa trigang switch naman guys. Ito trigang switch to guys. Ito rin kabila, isa trigang switch. So kung mapapansin nyo guys, dito sa aking mga wire is meron akong mga masking tape tsaka electrical tape. So ito yung aking palatandaan. So depende sa inyo kung paano kayo magmarkings para hindi kayo malito. So ang ginawa ko guys, yung line 1 ko guys, ito. So ito yung mayroong tape natin. Ito yung line 1 ko. Tapos yung isang masking tape guys, ito yung control nito. Ito yung para sa ating kitchen. Okay. Tapos itong dalawa masking tape, ito yung control dito para sa ating sala naman. Tapos itong tatlo is control nito yung sa labas naman. Okay guys, no? So now, proceed tayo now sa ating switch. So ito guys yung ating switch. So mapapansin nyo,
3 gang switch, 3 switch dyan. So last meeting guys is tinuruan ko na kayo kung paano tayo mag-jumper. So sabi ko last meeting guys, pag tayo mag-jumper is yung ating switch is 3 siya. So meron siyang mga butas dito. Yan. Mapapansin nyo, yung switch na yan ay butas. So connected dyan siya guys. Magka-connect dito rin, magka-connect yung dalawa. So ang gagawin natin guys is ja-jumperan natin. So ang jumper natin guys, yung markings guys, nakapansin nyo, dito natin guys itatap yung ating return. So dito tayo sa kabila. So sa madaling salita, so dito tayo magka-jumper. So ang gagawin lang natin is suksok lang ating war. Ayan. So yan, so pasok na siya. So gawin natin is putulan ulit natin. Yan. So ingat lang kayo. So ito yung pambalat ko, napakatalas, kunting, gandang gamitin, napaka basic lang. So baka bukas na agad, ganyan agad oh. So now ipasok ulit natin dito kapila. Oh, so okay na siya. So pantayin lang natin siya. Okay, so okay na siya no? So pantayin lang natin. So now jumper naman natin dito guys sa kabila para masupplyan ng line 1 to itong kalawang switch. Okay, so gagawin lang natin baltan lang ulit natin siya dito. So mapapansin nyo gunting gamit ko. So okay na siya, so balit na. And then pasok natin ulit siya dito. Ayan. So pag jumper napaka basic lang. Okay, so ayan lang siya. Ayan, pasok na natin. So okay na. Next naman magbabalit natin is ito guys, ito para magka-supply naman tong ikatlong switch. Okay guys, ikalawang sa ikatlong switch, so ipasok sa butas para magka-supply ito ng line 1. Okay, so pagpasok lang, so ganyan lang, ipasok nyo lang. So napaka basic lang. So pasok na, so di na lang natin para hindi mo siya matanggal. Okay, siguro din natin. So ganyan guys pag jumper. So papasin nyo, ayan, ito yung pinakamismo jumper itong switch yun. Ganyan lang. So kapag sinupply natin guys ng line 1 dito, so simula rito sa ating unang switch hanggang dulo is meron siyang supply. So ipapakita ko sa inyo guys kung bakit magkakasupply ito, kasi meron siyang jumper dito. So may continuity na siya rito simula rin sa unang switch papuntang ikatlo. Okay, so now is gagamitin natin siya ng tester para makita nyo talaga. Okay, so range lang natin sa ating times 10, sa ating continuity lang yung kukuha natin. So yung ating tester is check natin kung papalo. Yan, may reading siya. Yung switch yung titestin natin para makita nyo kung talaga may continuity siya simula rito unang switch hanggang dulo. So ilagay natin test probe dito. So ayan, so yung isang test probe dito sa una. So ayan, pumapalo siya. So ibig sabihin guys, kapag nasupply na ng line 1 ito hanggang dulo is meron ng line 1. Okay, so now is proceed tayo rito sa ating 3 gang switch. Okay, so now dito guys sa ating 3 gang switch, sabi ko nga kanina is yung aking itong may tape guys, ito yung ating line 1. So now is ilagay natin dito sa ating pinag-jumperan dito sa unang butas. Okay, so papasok ko na. So yeah, pasok na, napaka-basic lang. Next na gagawin natin yung ating ito, yung unang tape. So sabi ko kanina yung unang tape natin is yung sa ating kitchen. Okay, so sa kitchen natin, ito yung ating kitchen. Yan. Okay, unang tape, ito yung control niya, itong balit na yan. Yan, switch na yan. Yan, bumaba siya dyan. Yan, dumaan siya dyan, pababa, papunta sa ating switch. So now is pasok na natin. Okay, so switch 1. Okay, dito guys, ang pag-tap guys ng ating ilaw dito naman sa tapat ng ating switch. Okay, sa tapat itong wire na to. So pwede nyo guys dito itapat, ilagay dito, walang problema yun kasi pares lang naman, kasi may continuity naman yung dalawa na yan. Okay, so now ipapasok ko na guys. Yan, so pagpasok napaka basic lang. So next natin is ito. So yung dalawa naman tape guys, yung dalawang tape guys is control nito, yung ilaw dito sa loob. So yan, yung fluorescent yan. Okay, yun ang control nyan, switch na yan. So now isa po siya. So now ilagay na natin. Okay, dalawa. So napaka basic lang. So ito guys, ikalawang switch. Okay, okay, so dito guys natin lalagay. Okay, so napaka basic lang. So pagsuksok,
Sa paglalagay guys, napaka-basic lang. Suksok nyo lang sya. Yan, pag tumunog, okay na. Tapos itong tatlo, dito. Okay, itong switch. Okay, itong tatlong tape pala guys. Ang control to sa labas, sa outside. So wala pa sya kabang kasi kulang yung wire natin. So susuksok na lang muna natin, okay. So now, push, pasok natin dito. Okay. Okay sya. Ngayon, okay na sya guys. So gawin natin, ipasok na natin guys dito sa ating angko box. Okay, so now magpasok guys. O ganyan, so ikuti natin guys ang isa para mas maganda. Yan, okay, so now ano na. So okay na sya. No, sa pagpix lang guys, napaka-basic lang guys, pagpipix. Sa pagpipix guys ng angkobas lang, napaka-basic lang. So, pasok natin dito yung ating switches. Tapos, lagyan natin yung tornilyo. So, napaka-easy lang, huwag lang kayo malilito. So, depende yan guys, nasa inyo na yun guys, kung paano kayo mag-marks, magtanda para hindi kayo malito. So, kasi yung kulay ng wire dito sa na ginamit ko, isa lang kulay. So, ang gagawin lang natin is diskartehan lang. So kailangan magaling tayo sa pagtatanda. So kung ano yung tinanda natin, dapat din natin malilimutan. Okay, so ganun lang siya. So okay, malilito, okay. So napabasic lang. So okay. So yan, pantay lang natin siya. No, okay na siya, fix na siya, no. Yeah, so mamaya guys, titestingin na natin 'yan. Kapag na-fix na natin lahat. Okay, so now pasok natin guys yung cover para sa ating trigang. So now, proceed naman tayo rito. Dito tayo. So okay. So now guys, proceed naman tayo dito sa kabilang junction box. So dito guys, ganoon din siya, wala rin pinagkaiba. So yun ay trigang switch din guys. So ang ginawa ko kanina, kung anong ginawa ko rito is parehas lang dito guys ng ating jumper. So ayan ulit yung kanyang jumper. So parehas din natin tanda. So ito yung ating line 1, yung may tape. Mapapansin nyo yan. So line 1 na to is dito nakatap dito sa ating may jumper. Okay, so okay, mali ito, napaka basic lang. So papasok nyo lang to, naka-space na yan. Yan, pag nagtunog na, okay na yon. So meron din ulit tayo ito guys na isang tape. Ngayon guys, mapapansin nyo guys, meron tayo isang tape ulit dito. So ayan, isang tape. So itong isang tape na to guys, is ang control nito is itong tatlong, mapapansin nyo yan, tatlong ilaw na yan. Yan, yan, isa, dalawa, tatlo. So ang control nyan ito, itong unang may tape pa. Okay, so next, pasok na natin. Okay, so dito guys, sa tapat ng ating line 1. Okay, okay, malilito, pwede rin naman dito kasi connected dyan, may continuity yung dalawa na yan. Okay, so now, pasok na natin. Okay, so ang next na gagawin natin is ito naman. So papasin itong dalawang tape. So yung dalawang tape nito guys, ang control nito guys, yung nasa labas. So itong labas na to, yan. So yan, okay. So control yan itong dalawang tape dito sa baba. So huwag kayo mali ito. So yung ginagawa ko guys, medyo marami ang ilaw na to. So sana matutukan nyo, masubaybayan nyo hanggang mamaya at tapos tayo. So itong tatlong wire naman guys, ay tatlong tape naman guys na masking tape. So ang control nito guys is nasa pinakang labas, yung kanyang poster ng ating client, yung ating customer. So tatlo, ito yung papailaway natin para sa ating poster. Okay, so bali lahat ng ilaw dito isa, may kanya-kanyang switch. Okay, so now pasok na natin. So okay, so napaka basic lang guys. So now is pasok na natin dito sa ating Amco box. Okay, so sa pagpasok lang guys, napakabilis lang. So now napaka basic lang. So pagpasok lang guys, so pilipitin nyo lang yung wire. Yan, paikutin nyo lang isa. Tapos yan, pasok nyo. So ang standard kasi guys, sabi ni Philippine Electrical Code, sa base sa ating nipek, yung kanyang standard guys ay isang tangkal yung nakalabas dito sa ating wire. So kasi guys, ang purpose nung kaya mahaba yung wire na nilalabas ko rito, once na tayo nagkaroon ng troubleshooting is meron tayong
worth na pasobra pa rito. So may makukuhaan tayo. So kasi yung mga minsan yung mga nagiging troubleshooting ko, so minsan yung mga electrician na gumagawa minsan sa ibang bahay is yung kanilang wire halos hindi na mahugot kasi awan ba, ba't ganun. Dapat kasi isang takal talaga yung kanyang pinakang standard. Okay, so now isa pasok natin dito. So yan, ganyan lang, napaka basic lang. So okay na siya. So pasok natin. So ngayon guys, splicing na tayo rito sa ating junction box. So ito yung ating linya. So itong linya to guys, itong flexible hose, yan, papunta rito, yan. So diretso na to guys sa ating breaker, ayun ating breaker, tsaka yung ating submeter, yung ating electric meter. So proceed tayo rito. So ito yung ating wire. So dito guys, una magsisimula yung ating line 1, line 2. So now guys, proceed na tayo rito sa ating junction box. So ngayon is, anuhin na natin siya. So space na natin. So ang unang gagawin natin is kuha natin line 1. Line 1, ito yung galing sa breaker natin. Okay, so line 1 papunta to sa ikalawang junction box. So ayun, may tape. So line 1 para sa ating switch. So now, anuhin na natin, space muna natin. So okay, mali ito guys, kasi ito ay pare-pares ang wire. So hindi nyo sana maintindihan nyo. And then now is, pagkuhay natin, pantay-pantay muna natin yan. So yan, yan siya guys. So now, patuloy natin ang ating, patuloy natin yan. Yan, so okay na siya. So now is, baltan na natin. Baltan. So hindi ko makita yung pambalat ko, so kumuha muna ako ng improvised sa pambalat. So ito yung ating cutter. Okay, so now, splice natin siya. So ayan, so ingat kayo guys, so kasi may patalis to eh. Natalis nga. Sure guys, i-space ko muna siya. So hindi ko makita yung ating ano. So ayan, so pag-space ganyan lang siya. Natalis ng ating pambalat. So ingat tayo kasi cutter to eh. So baka tayo mahiwa. Ayan, so now, ito. So danda lang tayo kasi matalas yung ating pambalat. So sobrang talas nyan. Okay, so now okay na guys, no? So nabalta natin, space na natin. So line 1 papuntang galing breaker, line 1 papunta sa ikasang junction box, line 1 papunta sa ating switch. So now isa, pagsama-samahin na natin siya. So okay, so ang gawin natin guys is, terminate natin. Okay, so pag terminate, napakadali lang. So ganyan lang natin siya. Okay, so kayo malilito, ito yung ating line 1. Inuna na muna ating line 1. So ganyan lang natin. So medyo pulito dapat yung kanyang pagka terminate kasi ano to eh, line 1 natin to. So now, okay na siya. Okay, so pagdating dyan guys sa dulo, so anuhin natin, balutin natin. Okay, para maganda siyang balutan ng tape. Kasi pagdating binutot minsan guys, kakaka-tape natin. So minsan yung dulo, yung dulo nitong wire is matilo. So posible is mabutas yung ating electrical tape. Okay, so kaya ginagawa, binabalutot ko na lang. So okay na siya guys, no? So ang next natin gagawin guys is yung ating line 2 naman guys, para sa ating ilaw. Okay, so kuha lahat ating line 2. So ito yung line 2 ko, wala siyang tape, galing tong breaker. So line 2 ng ilaw. So ayan guys, line 2 ng ilaw to, pataas yan. So ayan guys, so line 2 ng ilaw, yan. Ayan yung line 2 ng ilaw natin, papunta rito. So ayan, ayan siya. Okay, so now is up sa tire ito. So ito yung line 2 ng ilaw natin. Yan, line 2. So line 2 na ito guys, yung line 2 natin galing breaker, line 2 ng ilaw natin na isa. So line 2 natin papunta sa kabilang junction box. Okay, para masupplyan yung ano, yung susunod na ano natin, junction box. So okay, proceed tayo. So okay, patay-patay ulit natin. So patuloy natin. So okay, now isa space na natin siya. Okay, yung ating line 2. So kailangan kayo malilito.
Alam, talasan nyo lang yung inyong memorya pagdating sa mga ganito kasi marami to eh. Maraming ilaw itong ginagawa ko ngayon eh. So, ang ilaw nito is 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15. 15 lights to guys. So, okay, malilito. So, yan, terminate na natin. Yan. So, last meeting, diniscuss ko na rin sa inyo computation about sa lights kung ilan ang dami ng ating ilaw sa ano ng breaker, okay? So, now is oil natin. So, yan. So, splice natin siya. Pag na-splice, so, palakutin ulit natin yung dulo. Okay. So, okay na siya guys now. So, ang next naman ang gagawin natin guys. So, pag nakuha natin line 1 tsaka line 2. Yung line 1 papunta sa ating switch tsaka sa kablong junction box. Yung line 2 papunta sa ating ilaw. So, nakuha na natin siya. Ang next gagawin natin guys, yung return naman guys ng ilaw. So, yung return ng ilaw, ito. Ito guys, yung return ng ilaw. Yan, tsaka yung galing sa switch. Okay, so ngayon ito naman yung pagkasama ng dalawa. Okay, so now is terminate na natin. So, okay na siya. So guys, terminate ko na. So, kuha natin yung return ng ating ilaw. Yan, ito yung return ng ilaw natin. Ito yung return ng switch natin. So, pagsamahin natin yung dalawa. So, okay. So okay lang yan. Napaka-basic daw. Okay, malilito. So, kailangan maging, ano lang kayo, relax lang kayo pag-wiring. So, hindi basta-basta ang pag-wiring, guys. So, ang gagawin lang natin, guys, pag tayo mag-wiring, isa-focus tayo sa ginagawa natin. So, kapag tayo bibilang materials, kailangan nasa standard. Kasi, guys, bilang electrician, so, ako kasi, nag-compute ako ng mga ilaw. So, base sa discuss ko last meeting, about sa mga sukat ng wear, so kailangan susundin natin kayo ng standard kasi once na hindi natin sinunod yung kayo ng standard, so posible tayo magka-problema pagdating sa wiring. So kailangan lagi is sinusunod lagi natin yung standard kasi yung ibang electrician kasi ang ginagawa is sige, pwede na yan. Hindi nila alam yung posible yung mangyari kapag pag hindi tayo sumunod sa standard ng ating mga materyales. Kasi unang-una guys, wire ang nagdadala sa atin, nagdadala ng kuryente sa bahay. So kailangan sundin natin yung mga sukat ng wire. So hindi tayo gagamit guys ng isang sukat lang ng wire kasi si client guys is meron siyang mga ibang gagamitin na ano rito na gagamitin na ibang appliances. So dito guys sa winawiring yung isa restaurant, so meron siyang freezer. So si freezer guys is SPU natin yun, so special purpose outlet natin yun, so kailangan sumataas yung ampere nya, so hindi tayo basta gagamit ang ibang sukat ng wire. So ang ginamit kong wire dun guys is number 10, so para sure bull na kailangan malaki. So kung gagamit tayo guys ng maliit na wire katagalan guys is masusunog yung ating wire. So kapag ginamit natin guys pala ang maliit na wire sa ating halimbawa mga SPU, so hindi agad yan basta masusunog kasi sa unang gamit okay pa yan. So mga ilang buwan guys subukan nyo pag continuous lagi yung ginagamit yung kanyang freezer. So ang mangyayari niyan guys, hindi nyo napapansin yung wire niya sa loob, yung outlet is nagiging bulky at yung mga wire is parang mga nagbubukol-bukol. So yun yung signs na hindi niya kinakaya yung supply ng kuryente sa kanyang breaker. Okay, so napaka-importante guys ng wire sizing at breaker desire pagdating sa wiring. So huwag kayong mag-atubili na pwede na yan. So hindi, pinag-iisipan yan. Okay, so tandaan lang guys yung mga sinasabi ko kasi base na lang to sa mga naging experience ko eh. Marami ako naging experience na naging troubleshooting dati na nangyayari sa bahay is kumagamit ng maliliit na wire. So lagi siyang nasusunog. So mapansin ni customer, minsan si client, pag nagko-troubleshooting ako, lagi rin nagtitrip off yung kanilang breaker. Kasi ang breaker na ginamit guys is mababa. So tinap ng gumawa sa 15 ampere yung aircon. So ang nangyayari is nagtitrip off. So maliit pa yung wire. So hindi talaga kinakaya. Kasi guys, ang aircon is a continuous motor. Lagi yung tatandaan yan. So napaka-importante ng computation dyan, lalo na kung mga matataas ang horsepower nyan. So dapat kailangan
nasa tama lagi yung ating wire, sukat, tsaka sa gumagawa na rin, kailangan pulido. Okay, yun lang guys. So, sana ay marami rin natin yan. Ang dami ko dinaldal dito. Makikinig ba kayo? So, makinig lang kayo sa mga sinasabi ko at para sa inyo rin naman yan. So, sa mga experience na lang din. So, kasi ang electrical guys, isa sa mga pinakakomplikado kapag sa bahay. Hindi basta-basta na lang, sige, ayos na yan, pwede na yan. Hindi, ganun. So, kumbaga sa ano guys, ang kasi, hindi kasi kompleto yung nasa aklat eh. So, kulang. Kumbaga sa ano, ikaw na lang yung magpapalawak ng ano ng electrical. Kasi ang electrical is common sense na lang yan. Kumbaga, nag-iisipan lang, common sense na lang yan. Hindi yung sige-sige lang. Okay, so now is okay na siya. So, ito yung ating line 1. So, mapapansin yung line 1, tatlong may tape. Papunta sa ating switch, tsaka sa ikalawang junction box para masupplyan ng line 1 ulit. So, ito, line 2. So, kinuha ko yung ilaw, tsaka line 2, papunta sa ng junction box. Okay na tayo ron. So, next is yung ating return ng ilaw. Punta ron sa ating switch, tsaka return ng switch. Okay, so now is tapusin tayo sa ikalawang junction box. So, okay na tayo ron. Pause muna ako. So ngayon guys, buhayin mo na lahat ng line 1. Okay, so sabi ko nga, ang line 1 is lagi papunta sa ating switch. Okay, so yung line 1 natin to, itong galing sa metro, sa breaker natin, okay, okay tape. Okay, and next is line 1 ulit. So line 1 natin, dito, ang dami nito. Guys, napakasaya nito. Ang dating surprise. Line 1, tapos line 1 ang kapila, sa kapila. So, ayan, line 1. So, ayan guys, nakuha ko na yung line 1. So, ngayon, space natin itong mga line 1 na to. Okay. Okay guys, ano yung natin? Termit natin. So ngayon guys, is line 2 naman ang kuhain natin. So line 2. Ayan, line 2 natin. Line 2. Line 2. Okay, so ayan guys, ito yung ating ito yung aking line 2, yung mga walang tape. Okay, so now line 2 pa ulit. So ito. Line 2 guys. So ito guys, line 2 to. Kinuha ko line 2 lang para sa ilaw. Okay, tsaka line 2 papunta to sa kablang breaker. Okay, so now kinuha ko na guys yung line 2 lahat. Okay, so ito yung ating line 2 lahat. So ayun, malilito. Okay, ito yung line 2 natin. Line 2 dito, line 2 sa kablang junction box. Ito, tapos line 2 sa ilaw sa kusina, tsaka line 2 papunta sa loob. Okay, ito yung malilito. So ngayon na space na natin. Bahala ka. Oy, basta nag-sham na ako. Hindi magpapapunti. Bahala. Guys, yung line 2 natin yan, line 2. Line 2 ng para sa ilaw sa kusina, okay? Tapos line 2. Ito sa ating line, ito sa kabila. So, okay.
Tsaka ito yung line 2 natin sa loob sa alat. Okay, ngayon terminate natin. So lang kayo malilito. Pakita yung pampalit ko eh. Nasa na? So guys, express natin. So next natin guys, yung return naman guys, return. So yung return ito. Return. Ito yung return ng sa kusina natin, okay? Galing dito sa akin, Adam. So ngayon, space na natin. So wala, okay. Galing pag-wish ang mga araw, walang tawa. Hindi ang lumay, walang patayan. Next is return naman ito sa loob, sala. So ito yung return ng sala, okay? Okay, so kayo malilito ah. So inaayos na natin. So okay, lula. Kayo guys. Sumundo sa kambay. Iisa lang naman pa ba yun ay? Kasi mga kasama ron sila. May bahay na sila galang. May bahay na yung kapatid ko bahay. Ah, may bahay na rin doon si Kwan. Si Lagalag, si ano? Tawag na yung iba. Lagalag? Oo. Mayroon na. Ayong kapatid din din sa babae pangalan sa kanya. Okay guys, okay na siya. So double check tayo. Line 1. Unahin natin line 1. Yan, line 1 natin. Okay, galing sa kabilang siya. Ito yung line 1. Papunta sa ating switch dito. Okay. Papunta sa ating switch naman to guys dito. So yung line. Oh, itong line 1 guys. Ito, unahin natin line 1. Tapos yung line 1, papunta sa ating switch. Line 1. Papunta rin sa ating kabila. Kabilang junction box para masumpayan natin yung line 1. Okay, so now next is a line 2 natin. Line 2 ito. Line 2 ng ilaw. Simula sa ating breaker. Line 2 din sa loob. Line 2 rito sa ating sala. Line 2 tapos sa kabilang junction box. Okay. Now is natin lay natin electrical tape. Okay. So is lang yan. Sana'y mapunta kay Awi. So, basic na basic lang. Na-hype yung taas. So, napag-ito yung ganyan, napaka-basic lang. Ayun, nasa junction box ang kabila. So, displace natin yung line 1 tsaka line 2. So now is meron na siya itong supply ng line 1 tsaka line 2. So ito yung ating line 1. So yung line 1 natin, itong may tape is inerekta ko na sa ating switch. Yan, inerekta na ko sa ating switch, pababa sa ating trigang na switch. So ang nangyari, ang nandito yung ating line 2 na lang. So okay, line 2. So mamaya is itatap na natin. Yan, ito yung mga wear natin. So napakaraming wear, napakasaya. Kailangan hindi tayo malilito kasi pare-pares ang kulay, tapos may black. Ang gagawin natin is discarte na lang, technique na lang. So nasa inyo yun guys kung anong style kayo mag markings para hindi kayo malilito kapag pare-pares ang kulay ng wear. So lagi natin tatandaan is kailangan sigurado yung gawa natin kasi once na nagkamali tayo, nagkabalik na dito, line 1 tsaka line 2, siguradong putok ang gagawin natin. Dalawa lang yan. Magtitrip yung breaker or masusunog yung wire dito sa ating junction box. So kailangan hindi tayo malilito. Sigurado tayo sa mga ginagawa natin pagdating sa electrical. So ang electrical kasi guys, napaka maselan sa lahat. Okay? So kapag mag-electrical tayo, hindi barabarang trabaho. Bali ng matagal, basta sigurado. Pangit naman yung mabilis, palpak naman. Okay? So now, okay, proceed na tayo rito.
So now, ito yung ating return, no? Return. So, upuhain natin yung return para doon sa labas. Okay, sa labas. Ito siya. So, ang return ko sa labas is... Alin nga ba? Anong kulay ba yun? Black. So now guys, ito yung aking return sa labas ng ilaw. So, yung labas guys, yung para sa ating balkon. Ito yung ating return. So now is, tapean muna natin. Okay. So now, tapean muna natin. Para di tayo malito. So get, pag una kayong magwa-wiring kapag ganitong na-encounter nyo is talagang malilito kayo kasi marami talagang wear eh. So now, unahin na muna natin yung return. Okay. Napaka-basic lang naman. So now, okay. Space natin dito. Yan, ito yung ating return. So now is balitan natin. Makita yung pambalat ko eh. So now, ito. So ngayon, isa na nabalitan ko na yung return natin. So, ito pagsasamahin natin dalawa ha. Return. So, okay na siya. Yan, return natin ng ilaw. So, terminate natin. So terminate lang, napaka-easy lang. So, kailangan, pag terminate tayo ng ating wire is ay pit. So, hindi siya mag-loose kasi kapag nag-loose yung ating connection, yung ating spacing sa ating junction box, posible yan mag-spark or mag-kurap-kurap yung ating ilaw ng patayasin doon. So, kailangan lagi ang spacing natin is pulido. Okay. So, ganyan lang siya. Tapos, yung kanyang haba ng space natin, ganyan. So, after natin ganyan is, bibintingin natin yung ating nag-spacing, nag-spacing. Kasi, kapag di natin binent siya, ang mangyayari niyan, pag tayo nag-tape minsan, yung cover niya sa dulo is matilos. So, posibleng mabutas yung ating electrical tape. Okay? So, now, balutan natin ang tape. So, pagbabalta ng tape, napaka-basic lang. Ganyan lang kayo. Yan, ganyan. So, medyo kapalan nyo lang ng konti. Yan, pagdating sa cover. So, pagdating dyan sa dulo, yan, okay na siya. I-bend natin. Yan. Tapos, balik ulit siya. Ganyan lang kasimple. Pag-tape. So, okay na tayo guys. Tapos uli natin. Yan, napakasimple, walang mahirap pag alam mo yung gagawin nyo. So okay na siya. And then ang next na gagawin natin is posible na tayo guys dito sa ating kalawang switch, sa ating trigang switch. Okay, so now is akuhain muna natin yung una. So ang una nito, ang control nito is, ano ba yung control dito? 4 legs. So, okay, ang control nitong unang ating return, ng switch natin, itong tatlo, is yung ilaw rin na apat dito sa ating loob. So now, ito yun. So, okay ko lang yung isa, ito yung return. O, mapapansin yung iba na yung wire. Pero okay lang yun, good yan. Okay. So now is tuloy natin. Yan. Now, gawin natin is baltan ulit natin. So, basic na basic lang. So now, na-space ko na siya. Okay, yung unang tape natin, ito yung ating return ng switch natin. Saka ito yung return ng ilaw. So, ang control na itong ilaw na to is yung apat na ilaw sa loob. Yung pinakita ko sa inyo kanina. So now is natin. So, pag ganito ang wire natin guys, pag manitibis yung hibla, tapos medyo solid yung ating wire dito. So, ang gagawin natin, bubukayin natin to. Yan, bubukayin nyo. Tapos, ito, iipit natin dito para kapit na kapit yung kanyang pagka-terminate natin. So, ikutin natin siya. So, yan. So, papasin nyo, pilipit. Kulito yan. Pag ganyan. So, basic lang yan. So, papasin nyo, inuna ko na muna yung return bago yung line 2. Okay, so iskatin natin guys kung alin ang isang mapapadali, kung anong unahin, kung line 1 ba, neutral, or yung return. So, kung saan kayong dadalihan, hindi yun ang unahin nyo. Okay, so now, okay na siya.
natin. Malakpit din natin. So, ganyan lang siya. Napaka-basic, diba? So, ngayon guys, takluban na natin siya. So, okay na yan. May na lang at check. Pero, sigurado na yun guys. Hindi na yun ka-problema. So, tuloy natin dito. Yan. Bita natin yan. So, now, isa atin nyo dito. So yun guys, ganyan lang pagtatakbo guys ang ating junction box. So tapos natin. So ngayon guys, termination na tayo dito sa ating breaker. So ito yung ating electric meter, ito yung ating breaker. So guys, meron na yung supply. So ayan, makikita nyo. Ayan. May supply na yan. Ayan, umiilaw siya kung makikita nyo. Ayan, umiilaw. Kahit kabila, ayan, umiilaw na rin. So pares yan guys, is may supply ito. So ang ginawa ko guys, itong breaker na to is isa lang siya. Pero ginawa ko dalawa, hiniwalay ko guys yung kanyang ilaw tsaka yung kanyang outlet. So now ngayon is terminate na natin. Okay, so ito yung ating neutral. Yun lang naman dumaan na rito. So nag jumper siya dyan, dito tsaka dito ginumper ko. So mababas ninyo, ayan oh, may jumper dito. So yun nga, si-separate ko yung natin yung ilaw tsaka yung outlet. So ayan, yung ilaw yung ating test light. So may supply na siya. Okay, so now space ko muna siya para makita nyo. Okay. So sayang kasi yung wire kung puputulin. Tsaka para magkaroon na rin ng design. So ayan, hindi ko siya. Guys, ganyan lang siya. Pag itatap na natin, so ayan. 7 strut to guys, hiwalay lang natin yung ano. Yung 3 tsaka 4. So ngayon guys, i-test muna natin yung ating ginawa, yung ating line 1 at ito. Dun sa ating ilaw, baka kasi mamaya magka-reading patay tayo. So ito yung ating test probe. Ayan. Ayan. So pumapalo siya. Ayan. Mapalo. So re-range lang natin siya sa times 10 or para makuha natin continuity niya. So ayan, mapalo. So now itatapat natin kanyang test probe dito sa ating line 1. Ayan, tsaka ating line 2. Kung papalo hindi. So ayan. So ayan, so wala siyang palo, wala siyang reading, makikita nyo. Kung makikita nyo guys, so wala siyang, ayun guys, yung tester natin, so makikita nyo. Wala siyang reading, so ayan guys. So ayan. Okay, so wala siyang reading. So now i-tap na natin siya, okay. So ngayon guys, itatap ko na muna yung ating ilaw, okay? So ayan. Pasok natin dito sa ating butas dito. So lalagyan lang natin yung screw para may pasok natin yung wire. So ngayon guys, tinatap ko na kailangan mag-fit yung ating screw. Okay, para di mag-lose contact. Okay. So now, ito namang isa. Ito yung ilaw natin. Okay, ilaw. May ilaw natin to. So, next, ito yung ating sa outlet naman to guys. Itong isa sa outlet to. Okay. Pasok. Yung tong pesto ko anong mainit eh.
So yun, may pasok na. So ipitin na natin. Okay na. So okay na siya, guys. So next na gagawin natin yung line to naman, guys, ang i-space natin. Okay. So ngayon, guys, ay na-itap ko na siya yung ating line 1. So ito yung ating ilaw, yung blue, tsaka yung itim, yung para sa ating outlet. So na-itap ko na. So next ang gagawin natin, itatap natin yung ating neutral. So ito yung neutral para galing sa ating electric meter sa labas service entrance. So ngayon, yan. So ito natin yung mga neutral, guys, yung itim na yan, tsaka itong dalawa. So okay, ha, wait lang, itatap ko lang. Okay. So ngayon, guys, na-itap ko na yung ating neutral. So yung neutral natin, so pinagsama-sama ko na lahat. So okay na siya, guys. So na-itap ko na. Okay. So now ang gagawin natin now is susuplayan na natin itong bahay kung iilaw ba lahat yung ating pinagagawa. Okay. So now is tataas ko natin breaker. So now is kukubera ko muna itong ating breaker. Okay. So hintayin nyo na lang ako. Okay. Mamaya check natin. Okay. Mamaya na lang. So ngayon, guys, nalagyan ko na siya ng cover yung ating breaker. So ang gagawin natin, guys, is ay tataas ko na yung ating breaker. Okay, para ma-check natin yung ating ginawa kung ilaw ba lahat o hindi. Okay, so now is ay tataas ko na siya. Yun, okay, tumaas na siya. So wala siyang problema kasi hindi siya nag-trip eh. Okay, so ang gagawin natin, guys, is a-check na natin. So ito yung ating ilaw sa ating kwarto. So ang switch niya na ito sa labas. So yan, bedroom. So ang gagawin natin, guys, nilagyan ko na siya ng label para mabilis nilang maintindihan ko saan yung ano na to, yung ilaw to. So ngayon is i-on natin kung ilaw yung ating kwarto. Okay, so ayan. So guys, umilaw siya. So yan, patay natin. So yan, patay buhay. So next na gagawin natin, guys, yung ito, guys, sa kabilang switch naman tayo. So dito, guys, sa switch nito, guys, is pag kayo maglalagay ng switch, so ang ginawa ko, guys, niligyan ko na siya ng label kasi para ma-identify ni client kung alin dito yung guys, yung ano, para sa ilaw, yung mga switch para sa ilaw. So ang label natin, guys, ay kitchen. So buhay ating kitchen. So nandun yung kitchen, so kailangan ilaw siya. Yun. So ayan, guys, umilaw yung ating kitchen. So papatayin natin siya. So patay na sa buhay, patay. So ayan, guys, bubuhay natin, guys, yung sala. Okay. So ayan, guys. So ayan, umilaw siya yung fluorescent natin, patay, buhay. Okay, so good. So ang next, guys, yung labas. Ito, labas. Yung ating sa balkon, guys. So ngayon, bubuhayin ko siya. Kailangan ilaw yung ilaw natin sa labas. So ayan, labas. So ayan, guys, umilaw siya. Oh, umilaw. So papatayin ko siya ulit para makita nyo. So papatayin ko natin yung labas. Yan. Off. So off na siya. So ang next naman, guys, yung ating four lights. So yung ating mga ilaw dito, guys, isa wala pa siyang bumbilya. So mamaya natin bubuhayin yan. Diktaan muna natin. So yung poster, guys, yung sa labas na ilaw to, yung para sa kanyang banner, yung poster, i-on ko. Okay. So dito siya, ito ang control niya. So ayan, guys, may ilaw siya. So ang gagawin ko is papatayin ko ulit para makita nyo. So i-off natin. Okay, naka-off na. So next na, titingnan ulit natin yung ilaw. So ayan, naka-off na siya. So ang next na gagawin natin, guys, yung two lights. So wala pa tayong ilaw. So ang gagawin muna natin, yung mga ilaw dito sa bahay na to, is kakalasin muna natin. So ililipat muna natin dito sa mga ilaw na to para malaman natin kung talagang gumagana ating ginagawa. Okay, so wait nyo lang. Okay. So now, ang ginawa ko muna, guys, is tinanggal ko muna yung mga ilaw rito. So ayan na siya, guys, may ilaw na yung kanyang loob. Ayan. Tapos itong isa may ilaw na rin. So gagawin natin is bubuhayin natin dito sa ating switch. So ang switch niya, guys, mayroon ditong label. So ang label niya is 2 lights para maintindihan ni client. Okay, so bubuhayin ko siya. Okay, so ayan, may ilaw siya. So may ilaw siya. So i-off natin siya, okay. So i-off ko. Okay, off na siya. So titingnan ulit natin. So ayan, wala na siya. Okay, so good tayo. So